guys. Ay, hi guys. Good morning, good morning, good morning. Mega mega love shout out sa lahat. Happy Tuesday morning. Tayo at mag-almusal na bago bakbakan ng trabaho ng isang bilang katulong. Kaya kain na po tayo. Ito po yung ano almusal ko. Ito. Yan po almusal ko. Yan po almusal ko. Yan. At saka ito. Saglit, ilawan ko ha. Ito, almusal ko ito. Yan, almusal ko pandesal. With malonggay, milo, leaves. Ay, with malonggay, leaves. Malonggay leaves with milo pala. Ano ba yan? Yan. Almusal po tayo. Kain po tayo, kain po tayo. Kain po tayo. Samahan niyo ako mag-almusal. Ito ang buhay katulong dito. Nagsisika para sa anak ko. Tiisin ang malayo sa pili ng anak ko para may maibigay, para may makain sa araw-araw. Kaya kayo dyan sa Pinas, huwag nyo basta-basta i-ano yung mga pera na pinapadala galing sa mga OFW nyo na kamag-anak. Kasi po, hindi namin pinupulot yung pera dito. Pinaghirapan po namin dito. Hindi nyo alam kung anong sitwasyon namin bilang katulong sa isang amo, kasamang mga amo. Kaya kayo, huwag waldas ng waldas. Ginagawa ko to, hindi para sa sarili ko, para sa kinabukasan ng anak ko. Kasi ako lang mag-isa, wala akong katuwang para sagupin lahat ang magastusin. Isa akong single mom, single mama, yun, single mama. Magwawalong taon na akong single mama, kaya huwag kayo. Huwag nyo basta-basta iwaldas yung pera na pinaghirapan dito sa tiniis ang malayo sa piling ng pamilya para lang may mapakain sa iyong mga pamilya na naiwan sa Pinas. Kaya huwag kayong bitter dyan kung lalabas at lalabas kami at i-unwind, basta nyo yun nun. I-unwind yung sarili namin sa labas. Kasi nasistress kami sa loob ng bahay. Yun lang. Tapos ipagkait nyo pa sa amin yun na maging masaya kami sa labas. Huwag po kayo ganyan. Kung kayo nasa paan namin, tingnan nyo at malalaman nyo rin kung anong feeling ng bilang isang katulong sa ibang bansa. Kaya kain tayo. Kain po tayong almusal. Ang dami binili sa akin. Masarap siya. Masarap siya. Ngayon, tingnan mo, masarap po. Malaman yung loob. Courtesy by Love to Cook. Hindi po kami mayaman dito. Mayaman kami sa kaliyo. Mayaman kami sa utang sa Pinas. Pastime lang to bilang isang YouTuber. Kasi minsan maiisip mo iba yung minsan kasi may iba kasi tumatakbo sa isip natin bilang OFW. Yung homesick, mahirap labanan 'yan. Iba nga napapakamatay. Kaya kayo dyan, magtino kayo. Huwag kayong hingi na hindi naman importante. Pangatlong bansa ko to, swerte ako dito. Unang saba ko doon sa Kuwait. Mahirap yun.
una sa bako sa Kuwait, tatlong bata, tapos third floor. Nasa sa pangatlong palapag kami. Dinuraan pa ko ng ano ko noon, alaga, pero tiniis ko. Para sa anak ko. Kaya huwag kayo. Hindi madali. Biglang OFW. Tapos kang chanyo na. Diniis ko yun para makatapos ako sa kontrata sa Kuwait. Kaya hindi ko na binalikan. Sa awa ng Diyos, nakatapos. At meron pang inggitera na kasama mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik, kahit papabalikin ako ng amo ko, hindi na ako bumalik. Baka makaano pa ako, nasa amin yung inggitera kasama ko sa bahay. Kasi anim kami sa isang bahay, malaking bahay, anim kami Pinay. May Ilocana, dalawa kami Bisaya, may Batanggenia, may Bicolana. Yung kaaway ko, Ilocana at saka Bicolana. Kaya yun. Ayokong may mga inggitera kasi. Kaya ayokong mangyari yun na isa sa amin uwi ng ano, hindi na, wala na. Tapos, nasa ano na, nakakulong, anon, ganun. Kaya hindi ko, ako na lang ang kahit nabait mga amo ko, ayoko nang balikan. Kaya huwag kayong ganyan sa mga magulang nyo at saka yung mga kamag-anak nyo na sa labas OFW kasi hindi kami mayaman. Nagtitiis kami para sa mga pamilya namin. Akala nyo marami kaming pera? Hindi ah. Ginagawa namin yan para sa anak ko. Hindi nyo alam bilang isang single mama. Tapos ganyan kayo. Huwag kayong ganyan. Hindi kayo asenso. Apak-apak, mag-aapak kayo ng ibang tao. Pero tiniis ko. Pangalawa ko namang ano, inis na yun, naiyak na tuloy ako. Pangalawang sabak ko naman doon sa Abu Dhabi. Mabait yung mga amo ko. Pero hindi pinagpala, limang buwan lang. Hindi ako swerte doon. Mabait ang mga amo ko, walang problema. Magbibigay pa mga tip, hadiya. Pero yung brother-in-law ng amo ko, masamang ugali. Gusto pa naman yung yun nun ha. Alam nun na yung mga ano, mga libog sa mga rabo. Alam yun, hindi ako makapagtiis. Ayokong magkasala. Alam, ganun-ganun kasi sabi ko sa sarili ko, magbago na ako, hindi na to pwede. Baka ako pang makulong nito, sabi ko. Ngayon, Tumakas ako. Pagtakas ko, napunta ako dun. Isang oras mahigit nilakad ko bago ko nakapunta ng anong embahada ng Abu Dhabi, a Pilipinas. Lakad ako ng lakad. Daming tumatawag para sumakay pero hindi ko ginawa. Gusto kong umuwi. Ayoko umuwi ng ano, patay sa Pinas kasi may anak pa ako. Sabi ko, Kaya ko to. Uwi ako, hindi may Pinas ng buhay. Ayoko umuwi na makakakulong at saka buhay, patay na. Kaya doon, lakad ako ng lakad, isang oras mahigit. Walang tumutulong siya kasi bawal magtumulong na nag-run away ka. Bawal ang may tutulong kasi kakasuhan eh. Ngayon, napunta na ako sa ano, buti na lang may taxi huminto. Naawa siguro yun. Ngayon, pinasakay ko, sabi ko, ihatid mo ko sa embahada ng Pilipinas. Ngayon, doon, pinahinatid niyo ako, embahada ng Pilipinas. Ayun. Madaling salita, nagstay ako doon. Almost two months, pero kasawing palad, hindi maganda sa loob ng embahada. Pero tiniis ko kasi gusto kong buwi. Wala naman akong ginagawang masama. Yun namang si brother-in-law ng amo kong gumawa ng masama eh. Kaya yun. Bago ako umuwi ng Pinas, nag-asikaso ng mga papeles. Tatlong araw, dalawang gabi, kami nakulong sa ano? Nakulong kami lahat.
30 kami nakulong sa kulungan doon sa Abu Dhabi. Hindi masarap, hindi maganda kaya iba ang yung feeling na makulong ka ng 3 araw, wala ka namang kasalanan. Tumakas ka kasi binabastos ka ng kapatid ng amo mo. Kaya yun. Naswertihan, hindi na hold, hindi kinuha ng amo, hindi kinasuhan ng amo. Sa awa ng Diyos, nakauwi ang Pinas. Walang wala. As in, walang wala. Kasi 5 buwan lang ako eh, sa amo ko. 5 buwan lang ako. 5 buwan lang ako sa amo ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, ayoko na bumalik sa Middle East. Baka ako pang magkasala. Kaya sabi ko, umuwi na ako ng Pinas. Wala talagang dalawa ng savings. Wala. Pati sahod ko, hindi ko nakuha yung sahod ko. Passport ko, hindi ko nakuha na doon sa amo ko. 3 araw na lang magkakasahod na ako, pero tumakas ako. Hihintayin ko sana yung sahod ko, pero ayoko. Kasi sabi ng amo ko, ihahatid ako sa agency. Pero takot akong bumalik sa agency kasi iba yung trato nila kapag bumalik ka. Kasi nakabayad na sila eh. May iba kasi na ibabalik ka sa agency, ibibenta ka sa iba. Ganun. Kaya yun nasa isip ko, tumakas ako. Kaya kayo mga nasa Pinas, huwag kayo basta-basta walda sa pera. Hindi mahirap dito, uy. Akala nyo masarap ang buhay, OFW. Huwag kayong ganyan, uy. Doon, umuwi na ako pagkatapos noon. 3 araw na kulong, 2 gabi. Umuwi na may kinabukasan, anong taon yun? 2018? June 10, 2018, naka-uwi kami. Mga OFW, dami kami noon, mga repat. Nagtambay ako ng 10 buwan, mahigit 1 taon. Wala talagang tumutulong sa iyo, wala. Walang tumutulong, walang nagbibigay. Humihingi ka para kung pwede pala ibenta mo kaluluwa ni Satanas, ibibenta mo na para lang may maipakain kasi anak mo. Walang magpapahirap sa'yo kasi walang-wala ka. Walang pera. Kaya kayo, isipin nyo ang mahal nyo sa buhay. Mahal nyo sa buhay. Isipin nyo. Huwag kayong garapal. Huwag kayong pera. Hingi ng hingi. Hindi nyo alam ang kalagayan namin bilang OFW. Kaya, ngayon, pagkalipas ng 10 buwan, nakapag-apply ako. Tapos, ayun, 2 buwan, mahigit 2 buwan akong nagstay sa Manila. Napalad ako, napunta dito. Pagtsagaan ko na to kasi mga matatanda na, mabait naman sila. May ano naman ako, may labas naman ko every Sunday, kaya, yun. Okay na. Pasensya nyo na ha. Ganito talaga. Kaya kayo, diyan sa Pinas, huwag kayong hutut ng natas na sa OFW, nasa ibang bansa kasi hindi kami tumai, hindi kami ewan, hindi magic yung pera namin dito, pinaghirapan po namin, ganun. Kaya maraming salamat sa pagkikinig nyo at sa kapanunood dyan. I-like and share and comment na lang po kayo. At mag-subscribe, huwag kalimutan, link kanilyas. Love you all. Wom. Thank you so much. Love you all. Thank you for watching. God bless us all. Happy Tuesday morning.